Alright, hello. Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa panibago na naman nating lecture dito sa Sikolohiyang Pilipino. Starting this lecture, ang focus natin is on the Sikopil concepts. Pag-uusapan na natin yung mga unique Filipino core values na pinapractice nating mga Pilipino, no? At marami tong mga core values na to, so I divided the lecture into parts. Today, pag-uusapan natin yung part 1 where I'm going to cover hiya and utang na loob. So, abangan nyo na lang yung ibang parts, no, after this lecture. But for the meantime, ang focus lang natin is on hiya at utang na loob. Meron kayong mga readings in connection to this core values na sana nabasa nyo na. So let's first talk about ano bang ibig sabihin ng core values na sinasabi nating yung mga core values na to is unique among Filipino people. So core values, ito yung mga thinking patterns or behaviors that serve as guide to everyday life. Yan yung keyword, guide. Or sa Tagalog, gabay. Mga thinking patterns, mga nakagawian na ginagamit natin bilang gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Basically, yung sagot natin sa tanong na ano ang gagawin ko o paano ba dapat ako mag-isip, core values ang sasagot niyan. So let's say you are faced in a situation bilang Pilipino, in that situation, ano ang dapat mong gawin? Ano ang dapat mong isipin? You go back to the Filipino core values. Yan yung gagabay sa'yo. Let me give you some example. Halimbawa, isang araw biglang may nangungutang sa'yo. Humihiram sa'yo ng 5,000 pesos. Ang tanong, ano ang dapat mong sabihin? Paano mo dapat tignan yung humihingi siya ng tulong sa'yo? Kailangan mo ba siyang pautangin? Sisingilin mo ba siya? Oh, all those questions must be answered by the Filipino core values. Another example, merong naka-offend sa'yo. Let's say may sinabi siyang joke, na-offend ka sa joke, paano ka dapat mag-react? Ipapaalam mo ba doon sa tao na na-offend ka? Anong dapat gagawin mo doon sa negative feeling na naramdaman mo because of the offensive joke? All those questions can be answered by the core values that we practice in our culture. Number 3, may nag-i-invite sa'yo sa party. Ano ang dapat mong reaction dyan? Oo ka ba o hindi? Kapag umuo ka, ano bang dapat dala mo sa party? Anong oras ka dapat dumating sa party? When you are already in the party, ano ang mga gagawin mo sa party? Sino kakausapin mo sa party? Uuwi ka ba ng maaga? Or magpapastay late ka sa party? Again, all those questions, para masagot mo yan bilang Pilipino, you go back to the Filipino core values. Another thing about core values I want to emphasize is it is a form of social expectation. Socially expected yan. Ibig sabihin, inaasahan ka, that's the word, inaasahan ka na ia-apply mo yung core values in those different situations. Although hindi batas yan. Wala tayong legal, wala tayong formal law na nagsasabi na sundin mo, i-apply mo lahat ng core values. Therefore, wala namang formal punishment if you disregard the core values. But here's the thing, because these are core values, because these are social expectations, prepare for social consequences kapag hindi mo sinunod yung core values. Again, those consequences are not formal consequences. Hindi ka makukulong, hindi ka mapapenalize, but the society will make you feel that you did something wrong. Mararamdaman mo talaga na merong disappointment from people around you because you did not practice the core values in that culture. Maliwanag. So, core values are social expectations na kailangan mong sundin. Okay? Another thing about core values, saan ba galing yan?
Ano ang origin ng core values? Different cultures have different core values. Hindi ito universal. Although the existence of core values is universal, but what core values are practiced, culture specific. And that is determined by the kind of cultural orientation that we have. So, dyan nang gagaling yung pagkakaiba-iba ng core values. Some societies are predominantly individualist, while some societies are predominantly collectivist, and that will explain why we may have different core values. Again ha, don't get me wrong. Yung konsepto ng core values, universal. Lahat ng lipunan, lahat ng kultura, may core values. Pero iba-iba tayo ng core values. And what shapes those differences in core values comes from our differences in our cultural orientations. Again, some societies are predominantly individualist. Some societies are predominantly collectivist. Ipapaalala ko lang sa inyo, baka nalimutan nyo na, how should you look at cultural orientations? We are not either or. This is not categorical. Remember, we follow the continuum model. We are a little bit of both. We are somewhere in between extreme collectivism and extreme individualism. So nandoon tayo sa bandang gitna, no? It's a matter of given a society, kanino siya mas malapit, more individualist or more collectivist, but we have a little bit of both. Kaya nga 'di ba, pre-present ko na to dati, no, in researches in cultural orientations, ganyan yung pananaw talaga, no? No one country is exclusively individualist or exclusively collectivist. Talagang laging ano yan, in a continuum. So, ang tamang word na ginagamit is dominant. Ano ang dominant cultural orientation? Is it individualism or collectivism? So, in our country, the Philippines, ang dominance talaga dyan is collectivist. We are more collectivist than individualist. Now, in connection to that, given our cultural orientation, no, na predominantly collectivist tayo, that explains why meron tayong core values such as hiya at utang na loob. So, itong mga core values na to, nag-e-exist ito sa mga societies na highly collectivistic tulad ng Pilipinas. Let's talk about hiya. Ano ba yung hiya? Okay, ang hiya, the first thing you need to know, it is an emotion. Unpleasant emotion. If you have read the article by Father Bulataw, sinabi niya yon na yung hiya, in general, hindi magandang emotion yan. And that emotion is felt when social expectation is not met. So, kailan mo mararamdaman na nahihiya ka kapag alam mo sa sarili mo na meron kang ginawa na hindi tugma sa social expectation. Let's put that in a diagram. So, itong bilog na to are the behaviors that Filipinos expect from each other. Ito yung mga pangkaraniwan na ginagawa ng mga tao given a situation. Ano ang pangkaraniwan na behavior kapag kumakain? Ano ang pangkaraniwan na behavior kapag nanliligaw? Ano ang pangkaraniwan na behavior kapag nakikipag-usap sa ibang tao? Ayan. Yan yung bilog na yan, yung nasa purple. So anything that you do that is within the bounds of what is the norm, hindi ka mahihiya when you do those things. So kailan mo ma-experience yung hiya? Kapag gumawa ka na ng mga behaviors outside the bounds of what is normal. Ayun. So meron kang ginawa na kakaiba. Ayan, dito ka. Kumpara sa pangkaraniwan na ginagawa, most likely, mahihiya ka. In fact, if you have read the article by Father Bulataw, meron siyang mga examples doon, di ba? Different situations where Filipinos are expected to feel hiya. Balikan nyo na lang yun. No? Magaganda yung mga examples nyo doon. But I want to read an excerpt coming from your reading written by Father Bulataw about hiya. About the definition of hiya. Oh, let me read and I quote. Sabi niya dun sa article, hiya may be defined as a painful emotion. Kaya sabi ko, hindi magandang emotion yan. Ayaw nating nahihiya. As much as possible, we Filipinos, we escape situations where mapapahiya tayo.
So it is a painful emotion arising from a relationship with an authority figure or with society inhibiting self-assertion in a situation which is perceived as dangerous to one's ego. It is a kind of anxiety, a fear of being left exposed, unprotected, and unaccepted. Let me continue. It is a fear of abandonment, of loss of soul, a loss not only of one's possessions or even one's life, but of something perceived as more valuable than life itself, namely the ego and the self. So, in general, hindi talaga maganda yung nakaka-experience ka ng hiya. Right? And again, based on this paragraph by Father Bulataw, most likely na-experience mo yan kapag gumagawa ka ng mga behaviors that are beyond the norm that Filipinos set. Okay, kaya nga I want you to reflect din, no, in connection to how Father Bulataw defined hiya, no? Kailan ka huling nahiya? Oh, I want you to reflect. Kailan yung araw na nasabi mo na talagang nahiya ka sa ibang tao? Oh, another reflection question, kailan mo huling nasabi o narinig na mahiya ka naman? Ito kasi ikaw yung naka-experience ng hiya. Ito naman, inaasahan mo, ine-expect mo that a person that you know will experience hiya. So, what's the point of these two reflections? Well, mapapansin mo dito na most likely talaga mararamdaman mo yung hiya if something is done out of the norm. Gumawa ka ng something na out of bounds of what is normal. Let me give you some other examples of hiya. Halimbawa, ito. Typical scenario, let's say, a family goes to church and all of a sudden, yung baby na dala nila umiyak ng malakas. Now, if you are the parent at ikaw ay Pilipinong-Pilipino, most likely, ang una mong reaction dyan is, mahihiya ka sa ibang tao. So, ang gagawin mo bilang parent, dali-dali mong dadalhin yung baby sa labas ng simbahan para doon siya patahanin. Para hindi na siya makapag-ingay inside the church kasi nahihiya ka, nakakahiya, maingay yung baby. Diba? Yan yung isang typical Pilipino. Pero ito ha, meron ding isang angulo dito that we need to also observe, no? Although nahiya yung parents lang ba mahihiya? Hindi. Merong mga Pilipino within the church na pwede nilang ma-feel na nahihiya sila para sa parents. That also happens, right? Nahihiya ka para sa isang tao. Hindi naman ikaw yung nahihiya sa sarili mo. Kasi hindi naman ikaw yung may dala ng baby. Right? Pero dahil sa nangyayari sa isang tao na meron siyang baby na sobrang lakas umiyak, nakakaistorbo, nahihiya ka para doon sa taong yun. So one implication that we can learn here about hiya is pwede kang mahiya para sa ibang tao. So given a situation where something is being done out of the norm, sino ang pwedeng maka-experience ng hiya? Not only the person doing something different, but also those people who are witnessing someone doing something very different. Kaya ang emotion na hiya, very social yan. Hindi lang siya nafe-feel ng taong gumagawa ng isang bagay na nakakahiya, pwede ring ma-feel yan ng mga tao na nakakakita ng isang behavior na nakakahiya. Nahihiya sila para sa taong yun. Okay? But again, ano yung nakakahiya in that situation? Kasi nasisira mo yung norm. Kasi ang norm sa simbahan, tahimik. Walang ingay. E biglang may kasama kang mag-iingay, mahihiya ka. Okay? Gets nyo? Number two. Another scenario, very common din, ang husband and wife, may mag-asawa, nagsisigawan. Nagsisigawan sila sa bahay, naririnig sila ng buong barangay. So, naririnig ng mga kapitbahay na nag-aaway sila. Kung ikaw ay isang Pilipinong-Pilipino, most likely, one of the emotions that you will feel, kung isa ka dyan sa nag-aaway na yan, hiya. Kaya, ang sasabihin mo sa asawa mo na napapasigaw, "Uits! Tumahimik ka, huwag ka, nakakahiya sa mga kapitbahay." Diba? Yan yung common tendency ng isang Pilipino. Oh, pero just the same, going back to my previous point, no? Yung mga tao na nakakarinig sa away nila, may tendency din silang maka-experience ng hiya.
nahihiya sila para sa mag-asawa na nag-aaway. Kasi naririnig ng buong barangay yung mga private things that they are fighting about. Okay, pero again, ano yung social expectation dito na hindi na-meet? Ano yung ginagawa nila na kakaiba? Supposedly kasi kapag ang mag-asawa may pinag-aawayan, sila lang dapat ang nakakarinig. Sila lang ang nag-uusap tungkol doon sa issue. Walang ibang makakaalam. But this is different. Why? Kasi yung issue na dapat privado, nagiging super public, na buong barangay naririnig. So kapag naisip nila yon, yung nag-aaway na yan, most likely tatamaan sila ng hiya. Another example, ito, this is not a shot against teenage moms. No, we are not judging them, but we are just talking about the situation that they are in and the reality in Filipino culture. Sa Pilipinong kultura, kapag ang isang babae na buntis ng maaga, hindi inaasahan, okay, dalawa ang makaka-experience ng hiya dyan. Una, syempre, yung babae na nabuntis, nang wala sa plano, nang hindi inaasahan. This is one of the reasons why a teenager would hesitate to say what happened sa kanyang mga magulang. Diba? Kasi bakit ayaw mo sabihin sa magulang mo na nabuntis ka other than fear? Diba? Isa sa mga reason, hiya. Kasi nahihiya ako. Pinag-aaral nila ako ng mabuti. Ang taas ng pangarap nila para sa akin. Akala nila makakagraduate ako on time, biglang ganito. Nahihiya ako sabihin sa kanila. Ayan. So yung teenager mismo na buntis, pwedeng maka-experience ng hiya. Pero other than the teenager, sino pa ang pwedeng maka-experience ng hiya? Yung pamilya. So fast forward, let's say, nalaman na ng pamilya na nabuntis yung kanilang daughter. Yung pamilya, lalo na yung mga magulang, pwede silang maka-experience ng hiya kasi iisipin nila ano na lang ang iisipin ng ibang tao. Diba? So the family as a unit can experience hiya other than the teenager na nabuntis. Kaya isa pang implication dito ng hiya, no, that we need to understand, na yung hiya, pwede siyang mag-travel from hiya sa sarili papuntang hiya ng pamilya. And this explains why in most Filipino families, especially in rural areas, ang solusyon nila dito is talagang hanapin yung nakabuntis doon sa anak nila at piliting magpakasal. That is their way of dealing with their hiya. Binigyan mo ng kahihiyan yung pamilya namin. Pero pwede ka pang bumawi. Pakasalan mo yung anak namin. Kasi ayaw namin na yung apo namin at yung anak namin magpapatuloy sa buhay ng walang asawa o walang ama. Nakakahiya. Ayun. So para matanggal yung hiya na nararanasan ng pamilya, ang solusyon, pakasalan mo yung anak namin. Wala kaming pakialam whether you love our daughter or not. Doon na nanggagaling yung tinatawag na napikot sa kasal or shotgun wedding. Kumbaga, yun yung pangbawi mo. Kung ikaw yung nakabuntis, yun yung pangbawi mo sa pamilya para mawala yung hiya na nafe-feel nila. Okay? So after all these things about hiya that I explained, ano ba ang bottom line ng hiya? Filipinos are very other-oriented. Isa itong testamento, isa itong patunay na talaga ang mga Pilipino doon sa continuum of individualism and collectivism, mas malapit tayo sa collectivism. Kasi kung nandoon tayo sa bandang malapit sa individualism, eh hindi tayo masyado makaka-experience ng hiya. Which tells us that in our culture, the Filipino culture, we are more likely to value the red words. We are more likely to conform than to stand out. We are more likely to think about or care about the majority than the minority. Mas concerned tayo sa image natin compared to our character. We are more likely to think about what others will say than care about what we think. Ganyan ang dominant expectations sa isang Pilipino na mahiyain. Kaya sabi rin ni Father Bulataw, again, from the article you have read, let me quote, "Hiya has much to do with a need to conform with the expectation of an authority figure or with society, which is a surrogate of the authority figure.
One must not be different. Hindi ka dapat iba. Dapat nagbe-blend ka. There is a deep need to be part of a group, to be hidden in it, to be accepted by it. Ganyan ang pangkaraniwang pananaw ng mga Pilipino. Mataas ang value natin about what other people will think, what other people will say, what other people will do. Okay? Now, let me just give you some negative application of hiya. Kasi itong hiya, pwede itong i-weaponize ng mga Pilipino. And I think it's being done in our society a lot. Dahil alam natin yung nature natin na mahihiyain tayo, may mga Pilipino, ginagawang sandata yan. Ginagawa yung weapon. So kung meron kang kagalit na tao dito sa Pilipinas, one way to offend that person is pahiyain mo siya. And I'm sure narinig mo na yung term na yan. Ipahiya mo yan. Pinahiya niya ako. That's one way to weaponize hiya eh. Paano mo hihiyain yung isang tao? Dudungisan mo yung pangalan ng taong yon. Because we care a lot about each other's names. Anong ginagawa natin? One way to use hiya against someone you hate. Dungisan mo yung pangalan niya. Hahanap ka ngayon ng negative, hahanap ka ng mali, hahanap ka ng dumi, and then you will make that public. Ibabalita mo sa society na, oh, itong taong to, ito yung mga pangit sa kanya. By doing that, anong ginawa mo? Pinahiya mo yung taong yun. And if you are that person na pinahiya, di ba? I mean, wag mong i-deny. Masakit yan. Masakit ang mapahiya. Because we care about what other people will think. Di ba? One good example of this would be yung ginawa ni President Digong against Yorme Isko. If you remember, during the campaign period, nung una, okay pa si President kay Yorme. Kaya lang, nung nabalitaan niya na si Yorme tatakbo din as President, medyo na-threaten si President Digong. So, anong ginawa niya? To put down Yorme Isko, pinahiya niya. Naghanap siya ng something na masama, something na hindi maganda sa nakaraan ni Yorme, and then he makes it public para ipahiya si Yorme Isko. And I'm sure, no, kung aware ka sa current events, nabasa mo yung sinabi ni President Digong, no? So, sinabi niya, o ginamit niya yung pass ni Yorme Isko para pahiyain siya. Kasi yung pass ni Yorme, dati siyang gumagawa ng mga sexy films. Ginamit niya yon against him para ipahiya si Yorme sa mga Pilipino. Para mawalan ng gana yung mga Pilipino na iboto siya bilang presidente. Okay? So that's what Filipinos most of the time do in weaponizing hiya. Hindi ko sinasabing gawin nyo. Masama yan. Masama yung nagpapahiya kayo ng tao. Pero pinag-uusapan natin to para lang alam nyo, para lang aware kayo, para nagme-make sense why certain people do that. Bakit sila nagpapahiya? Lalong-lalo na in Philippine politics, that is very common. Ang mga politicians natin, mahilig silang magpahiya ng kapwa nilang mga politiko just for them to gain something for themselves. Diba? Kung may kalaban ka sa politika, gusto mo mawala yung public trust doon sa kalaban mo, ipahiya mo siya. Hanap ka ng dumi niya in the past, gawin mong public para mapahiya siya. Very common political strategy. Now, etong hiya na ito, merong negative effect yan. Because Filipinos hate hiya. Ayaw nating napapahiya. Ang nagiging behavioral consequence niyan is, this explains why tayo mga Pilipino, mahilig tayong magturuan. We are very defensive as people. Ito yung paraan natin para i-block off or iwasan yung hiya na nararamdaman natin. But in so doing, ano ang nangyayari? Nawawalan tayo ng accountability. Kaya marami mga Pilipino ngayon hindi marunong ng accountability. It's always the fault of someone else. Don't you agree? Kapag mahilig ka magturo, kaya ang mga Pilipino mahilig magturo. Kasi strategy yan para iwasan yung hiya na binabato sa kanila. I mean, you get the picture, right? May kaaway ka, pinahiya ka. Ano ang pang-counter mo dun? Kung may tao na pinapahiya ka, isip ka ng paraan para yung sinasabi niyang mga pangit about you, pwede mong isisi sa iba. If you are successful doing that, what happens? Hindi ka mahihiya. Hindi mo mafe-feel yung hiya. Kasi yung sinasabi niya, hindi mo naman kasalanan.
kasalanan ng ibang tao. Therefore, hindi mo ma-feel yung hiya. One good example of this, again, politics. Very common ito, ha. Hindi lang ito kay President Digong. Very common behavioral pattern ito ng mga past presidents. Especially during SONA, State of the Nation Address. Diba? Tuwing nagsusona, may isang bagay ang gustong iwasan ng presidente. Ano yon? Yung mapahiya yung administration niya. And one of the reasons bakit mapapahiya yung administration niya is marami pa rin mga problema during the term of the president. So may tendency na yung mga tao o yung presidente mahiya sa mga tao kasi presidente na siya, wala pa rin nangyayari during his administration. Pero may strategy dyan. Para hindi mapahiya yung administration niya, again, we go back to this slide, ano ang gagawin? Magtuturo tayo. Mabisang paraan yan para iwasan mo yung emotion na hiya, no? So, ang gagawin mo dito, yung mga problema na meron during your administration para hindi mapahiya yung administration mo, ituro mo sa iba. That's how you undo, that's how you block hiya. Ituro mo sa iba. So, most likely, during the SONA, ang gagawin mo, sasabihin mo yung mga problema, aaminin mo, pero ang sasabihin mo, hindi mo kasalanan yun para hindi ka mapahiya. So you will say something like, we just inherited the problems of the previous administration. We are just fixing the problems caused by the previous administration. At karamihan ng mga presidente, ginagawa yan. Ginawa yan ni PGMA. Ginawa yan ni Pinoy. Ginawa yan ni President Digong. Oh. And I'm sure BBM will also do that. Para hindi mapahiya yung kanyang gobyerno, ituturo sa iba. Diba? So, yan yung paraan para maiwasan yung hiya. Now, in closing, before we end our discussion on hiya and move on to utang na loob, no, something to think about. Ito, magandang pag-isipan to, no, especially kung Pilipino ka. Sa tingin mo, mahiyain pa ba ang mga Pilipino? Because again, traditionally, we are. Napaka-tamed natin mga Pilipino. We care about what other people will say. So, maingat tayo lagi sa mga ginagawa natin noon. But fast forward in 2022, in the age of social media, do you think mahihiyain pa ba ang mga Pilipino? Kasi if you come to think about it, ang social media dapat magpapatindi ng hiya sa mga Pilipino. Don't you agree? Kasi ang social media makes you feel that all eyes are watching you. Therefore, kung mahiyain ka at alam mong laging may nakatingin sa'yo, lalong tataas yung pagkamahiyain mo. Lalong maingat ka sa mga gagawin mo in your everyday life because people are looking. But do you think, ganun pa rin ba ang mga Pilipino ngayon? Ganun ba ang naging epekto ng social media sa mga Pilipino ngayon? Are Filipinos more careful about the words that they say in social media, about the things that they do? Kasi sa totoo lang, marami ako nakikitang mga posts, mga behaviors, thinking patterns sa social media na parang maraming mga Pilipino ngayon hindi na nahihiya sa mga pinagpo-post, sa mga pinagsasasabi. Diba? So this is something to think about. Are we still the mahihiyain Pilipinos that we used to be? Or nagbago na? And if your answer is nagbago na, anong implication nun? Ibig sabihin ba nun, medyo lumayo na tayo sa pagiging collectivist? We move towards being individualist because of westernization? Yun ba yun? Posible. Okay? Now, let's move on to trait number 2. Pag-usapan naman natin yung utang na loob. So, I want you to start with the reflection. Paano ka nagkaroon ng utang na loob? I want you to recall a moment in your life na nagkaroon ka ng utang na loob with someone. And number 2, paano mo tinanaw yung utang na loob mo doon sa tao? So may pinagkakautangan ka ng loob, anong ginagawa mo para makabayad ka doon sa utang na loob mo sa taong yon? Okay? So pause the video and reflect about these things. Now let's proceed. Ang utang na loob, most likely, mararamdaman mo yan bilang Pilipino kapag nakatanggap ka ng tulong from someone. Somebody helped you to get out of trouble. Or somebody granted you a favor. Most likely, makaka-experience ka ng utang na loob. So, nasa panganib ka, may tumulong sa'yo,
may utang na loob ka sa taong yun. Meron kang gustong mangyari, hindi mo kaya na mangyari yun, humingi ka ng tulong sa isang tao, tinulungan ka niya para mangyari yung gusto mong mangyari, magkakaroon ka ng utang na loob doon sa taong yun. Some examples would be, let's say, may taong tumulong sa'yo para pag-aralin yung anak mo. Kasi mataas ang tuition, mahirap ang buhay, hindi sapat yung pera mo, pero may nag-sponsor sa anak mo para makatapos ang pag-aaral. So may utang na loob ka doon sa taong yon. Letter B, pinahiram ka ng pera, bigla kang na-short. Eh kailangan may pera ka pang gastos, let's say for check-up ng mami mo. So nangutang ka sa isang kaibigan, pinautang ka naman, may utang na loob ka sa kaibigan na yon. Or let's say, ito medyo, ano to, medyo corporate, medyo professional, no? Gusto mong ma-promote, may kakilala kang tao, nakasama doon sa promotion board. Sumipsip ka, kinaibigan mo, eh nagustuhan ka naman. So nilakad niya yung promotion mo, na-approve yung promotion mo, dahil sa kanya, may utang na loob ka sa kanya. So these are the different situations where utang na loob can be felt by a Filipino. Now, one thing I want to highlight here, yung pagtanaw natin sa utang na loob, ang ginagawa natin dyan is, we are overvaluing something that is done in the past. Don't you agree? Kaya yung emotion na utang na loob, past-oriented yan eh. May naaalala ka sa nakaraan, kaya ka nagkakaroon ng utang na loob. Lagi mo tinitignan kung ano ang binigay sa iyong maganda in the past. Doon nang gagaling yung pagtanaw ng utang na loob. You remember, you always remember something from the past. At ganyan tayo mga Pilipino. Mahilig tayo tumingin sa nakaraan. We are very sentimental people. Don't you agree? Si Rizal nga, sinabi yan eh. Diba? May kasabihan siya, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Oh, translate, paraphrase, matuto tayong tumanaw ng utang na loob. Lalo na sa mga tao who help us to succeed in our current situations. Wala tayo dito kung hindi dahil sa kanila. Kaya mga Pilipino, very sentimental. Laging nakatingin sa past. Laging naaalala yung mga tao na pinagkakautangan nila ng loob. Now, a common question about utang na loob is, sir, hindi ba pareho lang yan sa debt of gratitude from the West? Parang ito raw yung equivalent term ng utang na loob in the West, debt of gratitude, but the journal article that you have read answered that question. Ang sagot nila, hindi, iba. Iba yung debt of gratitude sa Filipino utang na loob. Diba, in one part of their article, they summarize the difference, no? In one of the tables presented in the paper, kayo na lang bahala ulit pumunta doon, but we can see this table. Iba yung utang na loob, as you can see here, sa debt of gratitude. Ito yung mga differences in definition. At mapapansin mo talaga, if you read those definitions, iba ang debt of gratitude sa utang na loob. Again, you go back to that reading para ma-review kayo kung ano yung mga differences, but I want to highlight one. Ang pinagkaiba ng utang na loob sa debt of gratitude is, ang utang na loob, yung pagtanaw mo sa utang na loob, it never ends. It's for a lifetime. Unpayable. Habang buhay, akong tatanaw sa'yo ng utang na loob is a very common expression. Wala siyang definite time kung kailan ka makakabayad ng utang na loob. Kumbaga, ang assumption, kung meron ka pinagkakautangan ng loob, hanggang kailan? Hanggang mamatay ka, may utang na loob ka dyan. But in the West, that's not the way they see it. Yung debt of gratitude, may hangganan. Kaya in the West, hindi ganito yung ano nila, expression nila, eh, di ba? Hindi. Most likely, they will say what? We're even. Di ba? Una, it will start with, I owe you. Oy bro, thank you, I owe you. And then, binalik mo yung kabutihan niya, may ginawa ka rin para sa kanya, ano sasabihin mo? Now we're even. And after you say that, now we're even, wala nang utang na loob. Quits na kayo, kumbaga. Pero ang utang na loob ng mga Pilipino, hindi. Walang we're even. Hanggat buhay ang pinagkakautangan ng loob mo. Kailangan kang tumanaw ng utang na loob dyan. Ganon ang pagkakaiba. Diba?
Now, ano ang behavioral effect ng utang na loob? Ang behavioral effect niyan is loyalty. Kumbaga, ito yung expression natin ng pagtanaw ng utang na loob. This is the least we can do. Dahil nagka-utang na loob ka sa isang tao, you become loyal to that person. Kumbaga, yan yung payment mo sa magandang ginawa niya sa'yo. Loyal ka sa kanya. Like for instance, when you apply this to Filipino family, oh, ang mga parents natin, pinagkakautangan natin ng loob yan. Kaya, ano nangyayari? Habang buhay tayong tatanong ng utang na loob sa parents natin as they age, for example. Dahil may utang na loob tayo sa mga parents natin, we are dedicated, we are committed to take good care of them until the day they die. Utang na loob natin sa kanila ang buhay natin. So we never stop caring for them. Kaya in the Philippines, hindi uso na yung mga parents natin nilalagay natin sa mga nursing homes, which is very normal in Western countries. Kasi sa Western countries, very definite. Hanggang kailan lang yung responsibilidad ng anak sa magulang, ng magulang sa anak. Diba? You're age 18 in the West, get out of the house, you're on your own. Wala na tayo masyadong pakialamanan. Maybe I still care for you, but our sense of responsibility for each other, wala na. Kasi legal age na. Pero sa Pilipinas, walang ganyan-ganyan. Diba? Kahit may pamilya ka na, kahit lagpas 18 ka na, dahil may utang na loob ka sa parents mo, concern ka pa rin sa kanya. May responsibilidad ka pa rin sa kanya. Makikinig ka pa rin sa mga sasabihin niya. Aalagaan mo siya hanggang mamatay siya. Kaya sa Pilipinas, pag ilagay mo yung parent mo sa isang nursing homes, ano ang sasabihin sa'yo ng mga tao? Wala kang utang na loob. Kaya yung laman ng mga nursing homes natin, usually, ito yung mga matatanda na wala ng pamilya, yung hindi na nila kilala. Napulot lang somewhere on the streets. Tapos, inalagaan na lang ng Philippine government. Pero, bihira talaga yung may nursing homes. Tapos, yung mga Pilipino dadalhin yung parents doon, very rare. Because that is not within our core value as Filipinos na tumatanaw ng utang na loob. Even financial, ah. Kaya ako nilagay yung word na financial dyan. Diba? Bilang anak, kahit matanda na yung magulang mo, kahit may sarili ka ng pamilya, dahil tumatanaw ka ng utang na loob sa parents mo, magbibigay ka pa rin ng allowance sa mga magulang mo. Again, in the West, that is something na that is not usually done. Financial independence is still very strong in the West. Ang mga anak, pag kumikita na, pera nila yon. Ang mga parents, bahala ang US government sa kanila. May allowance yan. Pero sa Pilipinas, hindi. Kaya minsan pinag-aawayan din ng mag-asawa yan eh. Marami yung kilalang mag-asawa, ganyan, pinag-aawayan yan. Kasi monthly yung budget nila, hindi nila masolo-solo. Kasi part of their budget still goes to the parent of one of the couple. Or kung pareho pang buhay yung mga parents nila, yung budget nila per month, may parte pa rin dun yung mga parents nila. Kasi pagtanaw yun ng utang na loob. O, diba? Ganun tayo ka-loyal sa mga parents natin. O, speaking of loyalty, this is another reason why in most foreign countries, Filipino OFWs are preferred. Bakit marami mga Westerners gusto nila ang mag-aalaga sa kanila, mga Pilipino? Well, number one, iba talaga mag-aalaga ang Pilipino, may kasamang lambing. Because we, Filipinos treat their employers as if their family. Diyan magaling ang Pilipino eh. Yung tatratuhin kang parang pamilya. But other than that, kaya tayo gusto ng mga foreigners, loyalty. Marami ang mga Pilipino talaga, talagang loyal sila sa mga pinagsisilbihan nila in foreign countries. Like for instance, one example of this, kung narinig niyo yung balita na to, no, this is already an old news. I think this happened, what? Nalimutan ko na, 3 to 5 years ago, I might be wrong. Pero yung caregiver na hinar ni Michael Bublé, si Michael Bublé, binigyan niya ng bahay. And one of the reasons bakit ganyan katindi yung ginawa ni Michael Bublé sa caregiver na to, kasi na-appreciate niya yung loyalty nung OFW. Ganyan tayo mga Pilipino. No, we repay our employers
with utang na loob. Sa perspective ng mga Pilipino, the fact that you hired me, the fact that you gave me an opportunity to work abroad, tatanawin namin yan na malaking utang na loob. Ganun yung perspective, ganun yung orientation ng mga Pilipino. Kaya sila may utang na loob sa employer nila because they were given opportunity to work abroad. Pero ang mga Westerners, hindi ganyan ang orientation eh. Diba? Kapag na-hire sila ng isang employer, ano ang pananaw? You hired me because I deserve it. Because I'm good. In fact, you're lucky that you hired me. Oh, ganon pag Western eh, pag individualist. Pero ang mga Pilipino, hindi. Utang na loob natin that we are hired by someone. Diba? Kaya maraming mga OFWs talaga, they repay their masters, their employers with loyalty out of utang na loob. In fact, kahit sa ano ha, sa macro level, inaasahan tayo mga Pilipino na magkaroon ng utang na loob sa ating bayan. Kasi yung bayan natin, in general, ginawan tayo ng maganda. So, ang expectation, dapat babayaran natin yun ng utang na loob. Yan yung sinasabi sa Panatang Makabayan, if you still memorize Panatang Makabayan. Look at the first part. Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi, kinupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal. Sino gumagawa sa iyo yan? Yung Pilipinas. Kinupkup ka. Diba? Ginawa kang malakas. Marami kang mga benefits na na-experience sa Pilipinas. Therefore, ano ang panata mo? Ano yung pangako mo? Oh. From this part onwards, ito na ngayon yung pagtanaw mo ng utang na loob. Paano ka dapat tatanaw ng utang na loob sa bayan? Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang mga tuntunin ng aking paaralan. Tutuparin ko ang mga tungkulin ng isang mamayang makabayan at masunurin sa batas. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapatan. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas. So, yung mga words na yon, yun yung pagtanaw mo ng utang na loob sa bansang Pilipinas. So, even in the macro level, you know, meron pa rin tayong utang na loob na dapat gawin. Now, ano ang bad side ng utang na loob? Mag-ingat din tayo sa pagtanaw ng utang na loob kasi ang utang na loob, just like HIA, pwede rin i-weaponize yan. And how is utang na loob being weaponized when you hold someone in his or her neck? Ang tawag natin dyan, psychological hostaging. Diba? And many people are so good doing this. They manipulate people using utang na loob. So, ang ginagawa ng mga taong to, gagawa sila ng mga favors. Gagawa sila ng mga mabubuti sa ibang mga tao. Not because they like doing good. Not because they like helping people. Because they want people to owe them. Tapos gagamitin nila ngayon yung utang na loob na yon to manipulate those people. Kawawa naman. Kaya marami mga tao, kapag meron silang utang na loob sa isa pang tao, in a way, hawak sila sa leeg ng mga taong yon. So wala sila ngayong choice. Dahil may utang na loob ka sa taong yon, wala kang choice but to do what that person asks you to do. Wala kang choice but to follow what that person asks you to do. Kasi may utang na loob ka sa taong yun. Diba? Ganyan, wini-weaponize ang utang na loob. And this is very common in Philippine politics. Sa Philippine politics, meron tayong ano, no, parang unique practice. It's called the padrino system. Ano ibig sabihin ng padrino system? Let's define. And i-coconnect natin to sa utang na loob. The padrino system or patronage in Filipino culture and politics is the value system where one gains favor, promotion, or political appointment through family affiliation or friendship as opposed to one's merit. So, hindi nagmamatter yung galing mo. Bakit ka na sa gobyerno? The padrino system in the Philippines has been the source of many controversies and corruption. So, nasa gobyerno ka, bakit? Hindi dahil sa magaling ka, pero dahil meron kang padrino. Pero, anong meron dun sa padrino? Bakit mo ba siya naging padrino? Kasi yung padrino na yon, merong utang na loob sa'yo.
Diba? Kaya sa government natin, isa yan sa mga problems. With our leaders put other leaders in government posts not because they're good, but because meron silang utang na loob doon sa mga taong nilalagay nila sa gobyerno. One good example of this in the previous administration is between President Digong and Senator Bato. One of the untouchables talaga yan, si Senator Bato, di ba? I mean, marami siyang mga pinagdaan ng controversies during President Digong's time, pero untouchable yan. Kahit anong gawin na masama o hindi maganda ni President Bato, talagang the President stood by him. Panong, bakit? Most likely, siguro, si President Digong, eh, malaki ang utang na loob kay Senator Bato. Ano yung mga bagay na pinagkakautangan niya ng loob? We don't know. Oh. Siguro, in the past, marami mga favors na ginawa si Senator Bato for President Digong. We don't know. Pero doon nang gagaling yung utang na loob na pinag-uusapan natin. Another example, oh, ito, very recent lang ito. Si former Health Secretary Duque. I'm sure marami sa inyo, oh, negative ang pananaw kay Health Secretary Duque. Ang daming controversies ng DOH. Pero natanggal ba? Hindi. All throughout the controversies, paulit-ulit sinabi ni President, I will stand by Secretary Duque. Untouchable yan. Hindi ko pa rin tatanggalin yan. Again, bakit kaya? How do you explain that? You go back to utang na loob. Maybe in the past, may mga favors na ginawa si Secretary Duque kay President Digong na nagkaroon si President Digong na utang na loob. Diba? Kaya nga may napanood akong interview, no, in connection to utang na loob, yung interview ni OG Diaz kay Dr. Willie Ong, yung running mate ni Yorme Isko for Vice President. Si Willie Ong yon. In-interview si Willie Ong ni OG Diaz, and in that interview, sabi, kinuwento ni Willie Ong na during his campaign period, maraming mga mayayamang tao nag-o-offer sa kanya ng pera to fund his campaign. Kasi yun ang wala si Willie Ong eh. Simpleng doktor siya. Hindi talaga siya pamilya ng politiko. Wala siyang powerful mechanism to help him win the elections. At alam ng mga mayayaman yan. Kaya marami raw lumalapit kay Doc Willie Ong offering large amounts of cash to fund his campaign. Pero pinanindigan ni Willie Ong, hindi siya tatanggap ng cash donations. Tinanong ni OG Diaz, bakit? Andun na nga yung pera oh, para tumaas yung chance mo manalo, ba't ayaw mo tanggapin? Ang ganda ng sagot ni Doc Willie Ong na may kinalaman sa utang na loob. Alam niya ang sagot niya? Ang sagot niya, ayaw niya kasi magkaroon ng utang na loob towards anyone. Para raw kapag nanalo siya, pag upo niya sa pwesto, he can do the right things. And what does he mean by right things? Mga bagay na gagawin ng isang politiko na walang kinalaman sa utang na loob. Kasi totoo yun eh. Kapag tinanggap niya yung mga cash donations na yan, di ba? Wala pa siya sa pwesto, ang dami na niyang pinagkakautangan ng loob. At pag nanalo siya, let's say naging vice president siya, hindi ngayon siya makakagalaw ng malaya. Kasi kailangan niyang bayaran ng utang na loob yung mga taong tumulong sa kanya, which will, you know, affect his efficiency of being a vice president. And this is also true for many politicians today, don't you agree? Marami mga politicians ngayon, eh kaya hindi nila malabas yung galing nila, kaya hindi nila ginagawa yung dapat gawin, kasi marami mga tao, hawak sila sa leeg, kasi pinagkakautangan nila ng loob. Diba? Kumbaga sa isang politiko, nagiging priority yung pagtanaw ng utang na loob than pagsilbihan ang bayan. Kaya isa talaga yan sa pumapatay sa Pilipinas. So it's a core value that we consider important as Filipinos, pero yun ang negative side niyan. Corruption in the government. Imbis kasi na pagsilbihan yung bayan, anong ginagawa? Tumatanaw ng utang na loob. In so doing, naaapakan yung public interest. Kaya ang isang aral na dapat nating matutunan dito, no, in connection to utang na loob is
maging maingat tayo sa pagtanggap ng mga pabor. Beware of receiving favors, di ba? Pag merong nag-o-offer sa inyo na gagawa ng something na maganda, something na that will give you advantage, lagi mo tatandaan bago mo tanggapin yan. Once you receive this, magkakaroon ka ng utang na loob dyan. And as you know, based on our discussion, this can be weaponized against you. Diba? Kaya hindi tayo dapat basa-basa tumatanggap ng mga pabor galing sa ibang tao. Diba? Anuhin muna natin. Pag-isipan muna natin kung hahawakan ba tayo sa leeg ng taong ito na nag-o-offer sa atin ng favor. Okay? So that's our discussion for hiya and utang na loob. If you have other examples or if you have comments or questions, ilagay nyo lang dyan sa comment section. Sasagutin natin yan. Until the next lecture, Sir Howard here. Sana marami kayong natutunan. Have a great day and God bless. Bye-bye.